Yes, ayan. Hello, hello, hello. Good morning sa inyo lahat muli mga moms. And welcome back to my channel. Ayan, at nandito nga kami ngayon sa panibagong lupa ni Brenda kung saan ang kanyang pinsang buo na si Loloy and si Teacher Jopel. Ayan, ang maniniraan dito sa mga ayan. Na para po sa kalaman ng iba, no? Kayong dalawa, yung kayo yung nakitira dun sa dating bahay. Yung bahay ni Bimbo. Ako nasan yung bahay na ni Bimbo. Yung tinatawag po namin dati na barracks. So yun, yun po yung dati nilang tinutuloy yan. Okay, going back dun sa dating ninyong bahay, sa inyo talagang lupa yun? Hindi, hindi. Nabili dun ni Brenda. Sa kamag-anak nyo? Hindi, ano, sa ibang... Sa ibang tao lang din. So, yun yung dati niyong tinutuloy. Oh, tinutuloy yan. Okay. So, nung nabili niya yon, kayo na yung nakatira? Oo. Oh, pinaupahan niya sa amin. Tapos, pinaupahan niya sa inyo. Tapos pagdating na ano... Magkano ang upa niya doon? Dalang... Isang libo ata yun. Tapos, naka-discount 800 hanggang naging 600. 600. Oh, eh taka ilan? Ah, baba. Uy, bongga yung paupahan dito ha. Pababa sa Manila, pataas. Hindi totoo, pag taon-taon napapalitan, nag-ano siya, nag-tumataas yung presyo. Oo, yung upa. Dito pababa. Ilan taon kayong namupahan din? 1 year and 1 month. Parang ganun o. Oh, anong taon po? February 2021. Ah, pandemic. Oh, pandemic. Paano yun? Walang trabaho, saka kayo kumukuha ng pangbayad ng upa. Hindi, nung pag ng pandemic, hindi na kami pinaupa ni Brenda. Ah, wala nang bayad. Hindi na kami na pinaupa. Isang buwan lang kami nagbayad. Isang buwan lang kami nagbayad. Tapos nag-pandemic. Kaso 1,000. Ang kasarang yung 600. Pero yung tubig ilaw? I mean, walang yung tubig. May kumunan lamay kami ng tubig. Pero yung kuryente lang hindi nabayaran. Ang offer, wow. Sorry nyo pala rin, no? Well, maswerte in a way kasi, wala kayong inupahan. I mean, wala na kayong babayaran. Kaya lang kasi dumating yung pandemic. No? Okay. Kayo ni Brenda, pinsang buo. Ah, pinsang buo. Kasi si... Yung si Antisita at saka yung papa ko, magkapatid. Ah, oh. Sino mas matanda? Si Antisita. Antisita. Si Mama Sita. Ah, ate ni Sita. Okay. Growing up, kamusta kayong magpinsan ni Brenda? Kanino ka mas matanda si Brenda sa edo? Oo, mas matanda si Brenda. Paano yung ano nyo, yung mga bata kayo? Yung mga bata pa kami ni Brenda, no, kami diyan. Hindi kami yung close kami pero hindi kami yung kami magkasama palagi kasi iba yung kasama niya. Pero pag may ano, may mga pasyon sa amin, may mga handaan, nag-aano kami, naging close kami. At saka nung hindi ko makakalimutan ka rin na yung pa yung bahay nila sa yung may tapat talaga. So, tapos nagpunta kami sa loob ng kwarto niya. Tapos marami kami mga pinsan. Tapos paglabas namin ng bahay, wala na yung kilay namin. Inahit lahat ni Brenda. Para kami mga alien lahat. Naubos? Ubos lahat. Wala talaga natira sa kilay namin. Uh-huh. Para kami mga alien ni Brenda ng mga pinsan namin. Inuwala ko Brenda rito. Talaga? Nag-aaway din kayo noon ng mga bata kayo? Wala akong natandaan nag-aaway kami ni Brenda. Wala kaming pinag-aawayan ni Brenda. Talaga? Oo. Tsaka pagdating ng mga Pasko, siya yung nagli-lead sa amin ng siya talaga lahat. Siyang nag-ano sa amin na mag-Mr. G, lahat kami, mga tambay dito, mag-Mr. G dahil sa kanya. So, anything about para kasi siya ng lugar? Oo, oh, ginagawa niya. Siya talaga nagpupus na gawin namin to. May gagawin kami para sa mga bata. Wala kaming pondo, wala kaming pera, nangangaruling kami. Siya nag-organize, tapos nagpapabayili kami dito. Sayawan. Saka okay. Nakita nun, yun yung pinapang-price namin sa mga ano dito, mga ano lang dito. Ano yung gagawin? Okay, eto ha, kasi kung hindi kayo ganun ka-close na growing up, itong malalaki na kayo, matatanda na kayo,
Mas naging ano ba kayo? Oh, nagkaroon kayo ng bonding? Nagkaroon kayo ng... Magkasama kami ni Brenda. Sinama ko ni Brenda sa Manila dati. Ah, okay. So that explained. Kasi ikaw yung isa yung magpipinsan dito. Masasabi mo bang ikaw yung pinakamalapit sa kanya? Kasi ako yung sinama niya ako dun sa Manila. Kasi nagtrabaho kami sa Manila dati. Okay. Nakasama kanya nagtulak ng mais? Hindi. Nung nagtulak siya ng mais, hindi pa siya umuwi noon. Ah, nung umuwi na siya, tapos kinuha niya kami noon sa Manila. Ah, okay. So, bumalik kami sa Manila. Pero nung nagtulak siya ng mais, wala. Siya pa lang? Siya pa lang doon. Okay. Eto, kasi noon, di ba, nandun kayo sa dati niyang bahay. So, nung pinarerobate na itong buong compound, no, hanggang sa nagkaroon na rin ng pwesto si Bimbo sa likod, etong bahay na to, in-offer din sa inyo or inano niyo siya? Sinabi niyo pwede bumabahay? Or siya nag-offer? In-offer. Siya nag-offer? Si Mama Sita yung nag-ano kay Brenda na baka pwede yung pagpatayuan ng lupa ng bahay. Saka sinabi ni Auntie Sita na pwede kami magtayo. Dati doon sa ano, sa farm. Tapos ibinenta to. So, napag-design si Brenda na dito ako magpatayo. Ano ito ba? Upahan niya ito sa inyo? Wala. Te, baka pwede ako dun na lang sa ilog. Sige na, magtatayo ako ng mga ano, kulungan. Talaga? Oh. Wow. Speechless ako bigla. Parang, kasi, kilala si Brenda nilang palatawa. Well, we know din naman, alam naman namin generous si Brenda, kaya lang, this time, mas deeper to. Nakikita ko na hindi lang siya sa mga friends niya and sa first family niya, and even sa inyo, sa mga iba pang tao nandito sa paligid, no? Okay, etong mga materials na to, sa inyo rin to. Si Tita na umuha lang kami ng materials kung sa ano. Kinukuhanan din. Sa hardware. Oh. Aloha. Siguro kasi baka naramdaman niya rin talaga na attached siya sa inyo. Because kayo yung family na umalis dun sa bahay ni Vivo. Ano sasabi niyo dito? sa ganung ano. Kasi bibihira ha. Kasi... Siyempre, pag ikaw may sarili ka ng pamilya, di ba? Especially sa mga tatay, sa mga pops out there. Ang gusto natin, di ba, mabigyan natin ng sarili. Bahay yung family natin. Sasabi mo, andito kayo sa lugar na to, na, di ba? Ano ang sasabi niyo doon? Parang bigla rin akong naano. Hindi ko alam kung i-coconnect to. Oo. What can you say? Ikaw, ma'am. Ano? Ang ganda pa naman ng kilay natin ngayon. Ha? Hindi. Ikaw, ano masasabi mo din sa inyo? Kasi bihira yun. Actually, meron ba rin naman nakakagawa, pero sadyang bihira. Knowing niya nag-i-struggle din ngayon si Brenda. Diba? Bigyan ako ng ano yung nararamdaman mo sa ganun? Na ito, yes. Kakaroon kayo. Ilang room to? Dalawa. Dalawang room. My God! Ang laki nito ha. Bunga, Masaya. Blessed. Hindi namin ito in-expect. Kasi pag nung after birthday ni Ate Brenda, umuwi siya sa bahay. Sabi niya, Nanay, pumayag si Brenda na magtayo ng bahay doon sa farm. Oo. Tapos iba yung saya niya. Makikita mo talaga yung saya niya sa mga mata niya. Tapos yun, sabi ko, na tayo ng pera, pampatay natin ng bahay, hindi na naman gamit. Hindi namin alam yung plan pala ni Auntie Sita at saka ni Ate Brenda na sila yung pili ng mga gamit. Ano ba yan? Te, bakit naman? Hindi kasi, hindi ko na alam kung ano yung tamang term pa na pwedeng sabihin sa pagiging mabuting pinsan niya, no? Ang kaibigan, anak, kapatid, and sa mga tao na dito sa paligid.
Kasi ito, this is really a big blessing, di ba? Talaga. So, para sa family niya. At lalo na, syempre may anak na, may anak kayo, hindi ba? Ayun. Eh, anong share? Kasi baka sabihin naman nila, puro bigay. Yung ano lang, yung trabante, amin yung share. Oh, kasi since mga tropa naman yung trabante. So, kayo na rin. Amin na yung sweldo ng trabante. That's good. Okay. Siguro ito yung sinasabi ni Ate Brenda na plano niya sa amin nung umalis kami sa bahay na tropa. Ay, sa kabila. Kasi nung umalis kami sa doon, sabi niya, sige, wait lang pagkatapos na renovation sa panong farm. Sabi ko. Talagang talagang plan niya na at talagang gusto niya na rin talaga na ma-share yun sa inyo. Yung plan niya. Para maibigay. Maibigay niya rin talaga. Ma-share niya rin kung ano yung meron siya sa mga relatives niya. Ikaw ba, Loloy, meron ka bang maliban dun nung naahita ka ng kilay, naubusan ka ng kilay, yung memorable experience mo with Brenda, itong matatanda na kayo. Ito ngayon? Sa ngayon ito? Bilang pinsan na, hindi mo siya bilang naging, siya yung naging amo mo na nagtrabaho ka dito sa kanya. Eh, bilang pinsan. Bilang pinsan, si Brenda sa amin. Sa akin lang, bilang pinsan si Brenda. Napakabait sobrang. Iiyak na yan. Ako nararamdaman ko rin kasi emotional niya. Kasi siyempre kahit ako din naman noon na parang atulad ngayon. Ako talaga shoutout din sa mga pinsan ko talaga na sumusuporta sa akin. Kasi bihira yung ganitong klase ng relationship. Yeah. Diba? Nung Tuesday, habang nagkaklase ako, tunog yung cellphone ko. May nagchat-chat. Naka-screenshot yung post niya kay Brenda. Sabi niya, teacher, kayo pala yung kayo pala yung tatayo ng bahay ni Brenda. Napaiyak ako. Kasi hindi mo pa alam. Alam mo sa farm. Hindi, alam ko na talaga, pero hindi ko in-expect na sa inyo talaga ito ibibigay. Napaluwa ako, kaya umalis ako sa klase. Umalik ako sa room ko, umalis ka ako dun sa, sa grade. Sa class? Oo. Tapos, sabi ko, ay yes, opo, mami, ako po, kami po yun. Di daw nila alam, di nila in-expect na ako pala, ako yun. Kasi, yung mga parents ng mga estudyante ko, mga followers sila ni Ate Brenda. Din sila. Yung birthday nga ni Ate Brenda, may nag-chat sa akin na, sir, pwede ba kami pumunta dyan? Magpa-picture kay Brenda. Pupunta lang kayo dito, mami. Welcome kayo dito. Tapos yun. Ikaw, kasi, naaano ko yung emotion ni Loloy, isa nang gagana. Kasi, yung bakit sino naman tatay, gugustuhin ko na magkaroon ako ng sariling bahay para sa pamilya ko. Pangarap namin ito. So, yung pangarap namin, tinupad ni Brenda yung pangarap. So, emotional kasi kami, mababaw lang. Siyempre, hindi, tsaka yan, pangarap ng bawat pamilya. Di ba? Kasi kahit naman ikaw, di ba? Kaya thankful and blessed na. Sobrang thankful kami. Eh. Sana bigyan sa nigab na maraming blessings. Saka, malakas na pangangatawan. Saka kayo, Misha. Mag-ingat kayo palagi. Thank you din. Kasi kayo dito yung family ni Brenda rito. Tinanggap niyo din kami. Hindi lang bilang kaibigan ni Brenda. Diba? Mas malawak at dumadami yung mga kapamilya namin. Diba? Naku, excited na kami. Na makita tong magiging bahay ninyo. Naku, mukhang magkakaroon kami ng panibago namin nga. Mapapasyala rito. Kasi isang kumpaw lang naman din itong kanilang labo. And, at least, di ba, masasabi mo na rin na kahit paano meron na kayo. Hindi pa man sa inyo itong lupa, at least meron kayong sarili, di ba? Kasi syempre ganun, hindi naman dahil gusto na natin mahiwalay sa mga magulang ninyo, di ba? Syempre gusto rin ninyo na tumayo kayo sa sarili ng pamamaraan yung buhay, yung gusto ninyo.
Hi, baby. Ay, kumay ka daw sa kanila. Hi. Hi, ayan, ay any last message to Brenda and sa especially sa lahat ng mga taong nanonood at tumutulong kay Brenda, kasi yung mga taong tumutulong kay Brenda, sinishare din nila, binabato rin nila sa atin, sa mga kaibigan niya, sa mga family. So masasabi ko lang kay Brenda, Brenda, maraming salamat. Di ba tatapos ko, pasasalamat ko sa iyo. Tsaka kay Ate Sita. Correct. Si Mama Sita na very supportive. Okay. Salamat talaga. Ate. At sa mga followers ni Brenda, maraming support. Patuloy po kayong sumuporta kay Brenda sa mga social climbers. Kay Ma'am Si. Salamat talaga, salamat. Thank you. God bless you lahat. Si Brenda, thank you. Thank you very much. Walang paglagyan ang saya na nararamdaman namin bilang mag-asawa. Hindi namin ito ina-expect. Grabe ka, blessing. Bless kayo ang God. Siguro ikaw yung taong binigay ni Lord na tutulong sa amin na makapagtayo ng bahay. The followers, thank you. Thank you. Sana suportahan niyo pa lalo si Ate Brenda. Yung mga social climbers. Thank you. Naku, excited na ako makita itong bahay niyo. And for sure, since siya naman mag-aayos ng wiring. Meron naman na kasi ano ito, di ba? May metro na. Nilipat lang dito sa harap. So abangan natin. Abangan ninyo sa mga videos, of course, kay Brenda, para makita itong magiging panibagong bahay o project. And of course, the Foreman and Company sa kanyang grupo. At least, natulungan niya rin yung mga yun kasi nagkaroon ng trabaho, hindi ba? Kaya maraming salamat muli. Thank you again, Teacher Jofel, Kuya Loloy. Ayan, sa lahat ng mga nanonood. God bless everyone. Alam mo, sana huwag maputol to, no? Yung binigay ni Brenda na tulong, i-share din natin. And kayo, ganun din ang ginagawa ninyo, di ba? Binibigay niyo, sinishare niyo din sa iba. So, sana magtuloy-tuloy itong ganito lang kasaya yung mundo. Let's just spread the love. Yan, di ba? Maraming salamat! Bye-bye! It's DJ.